Hawakan mo ang aking kamay at tayong dalawa'y mag-asin ng kaligayahan. Bitawan mo ng salita, ako ay handa nang lumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na, oras ay naiinip. Magdahan-dahan, sinasamsam bawat unita, na para bang tayo'y pinatatandahan. Kayang noy na sa na lang iyong mga labi. Parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama. Ayan mga kapamlat, mag-available po kayo habang pre-selling pa lang at mura. Ayan ako, tamang-tamang bakasyonan po at retirement farm po yan. Retirement pitch dahil napakalapit po sa town proper po ng Ginyangan, Quezon. At napakamura dahil mga kapamlat, ito pong yang area pong yan, ayan, yan po yung karatig na lupa. Yan po yung mga nabenta na dyan at may mga buyer na pong meron ng structure, meron na pong silang retirement farm po dyan. Naku, ang bilihan po dyan ay 1,800 per square meter na dahil halos ubos na po yan. Na po, mahal na po. So ito pong karatig natin, ayan, newly opened subdivided lot po. Yan, dahil pre-selling po, ang presyo niyan halos kalahati lang po yun ng presyo nung naunang sinubdivide po dyan. Yan po ang presyo dyan, halos nasa 775 pesos lang po tayo per square meter. At for only 2.5 million, meron ka ng 3,222 square meters na flatland po at may 30 meters beach frontage. Ano po? At ito naman po yung Google Map view niya. So makikita niyo po na malapit lang sa provincial highway at sa road. At 30 meters yung beach front. At ito naman mga farmlet, yung picture ng mangrove po dyan. So yan po yung ma-experience niyo kung gusto niyo pong maligo. Nang ayaw nyo mabilad, ayan, magaganda naman po yung mangrove. And pwede rin po kayo dyan mag-fishing. Kaya pag nandyan po kayo sa mga mangrove, pwede kayo maminuit. So napakaganda po mga farm lot. At kung ayaw nyo naman po ng mangrove area, may mga portion naman tayo ng beach lot na walang mangrove sa harap. Save your eyes. Ito naman po mga farm lot, yung sample ng mangrove beach area. So kung gusto nyo po maglagay ng rest house or farmhouse or beach house nyo po dyan. Hindi naman ganito ka mangrove yung atin, pero ayan, ito po yung idea sa may mga mangrove. From the way. Ayan, masarap nga rin po maligo doon, lalo kung mainit, ganyan na ganyan po mangyayari. At masarap din magbangka po doon. Ayan, mag-boat riding. And when these words sincere. Kapamlat, ayan, good morning po sa inyo lahat. Ayan mga kapamlat, excited po tayo dahil ayan, malinis na po, nililinisan na yung property, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, so ayan mga kapamlat, nandito po tayo ngayon sa Ginyangan, Quezon, kung saan nandito po tayo sa beach, subdivided beach lot na for sale, ano. So ngayon, nandito po tayo ngayon sa karatig na naunang na subdivide. So ito na po yung nangyari dito. So halos ubos na po dito sa karatig. Ayan, at yung mga nakabili po ditong buyer, may mga structure na, may mga farm, may mga retirement farmhouse na po, may mga retirement beach lot na po sila dito. Ayan, may mga farmhouse na po sila dito. Naka-retirement plan po nila. So ayan, papunta po tayo ngayon dun sa sinasubdivide naman po ngayon na available pa. So ito po yung mga naka-avail na po dito. Ito po yung kanilang frontage. So ayan, papunta po tayo dito sa
bago pa lang i-open. Ayan. So mas makakapili po kayo. At napakarami pa po available dito, mga ka-farmlat. So, yan yung magiging idea or magiging future nyo. Ganyan na rin kung sakaling maka-avail po kayo dito. Ayan. So, ito pong nilalakaran natin ay hindi po sakop ng for sale. So, sakop po ito nung naunang nag-subdivide po dito na halos ubos na po. At yun, mas mahal po yung selling price nila dito. Ang good thing po nitong titingnan natin, dahil pre-selling po, mura pa po siya, ano, compared dito sa nauna na pong na-subdivide. So, dito po wala kayong problema sa source ng kuryente, sa source ng tubig, dahil meron na po. Ayan, may cellphone signal din, kaya wala tayong problema. At napakalinaw po ng dagat, maganda. At friendly po, magandang paliguan din ng mga bata dahil hindi po biglang lalim ang dagat. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may mangrove sa harap na malalaki pero napakaganda. Ayan, so ito po yung nakabili rin dito sa Karatig. Ayan, may farmhouse na rin po sila dito. Ayan, at malapit na tayo, mga ka-farmlat, dun sa open na bagong for sale ngayon. Ang sukat po nito, mga ka-farmlat, itong bagong i-open ay 3,222 square meter na nagkakahalaga lang po na 2.8 million. At sagot pa ng seller natin ang transfer hanggang sa pangalan po ng mga makakabili. Ayan. So malapit na tayo, mga ka-farmlat. So flatland po yan, napasok po ang sasakyan. Ayan. Ito na, kasalukuyan pong nililinis. Ayan. So yan, high tide po ngayon. High tide pa lang po. Ayan. So ito na po, nililinisan dito. Ito na po yung umpisa. Ito, mga ka-farmlat, yung muhon. Mula po dyan, papaganon po. Yan. Bali, 2.9 hectares po yung kabuuan nito na isa subdivide. Hatiin po si Sham. Yan. So, kasalukuyan pong nililinisan. So, flatland po yan na nyugan. Na, ito po yung magandang spot kasi maraming tanim na nyug tsaka flat. Yan. Diretso po tayo dun. Dito na tayo dadaan, mga ka-farmlat, sa kalsada. Pwede road po ito. Pero ito po, mga ka-farmlat, itong kalsadang to, mababago to, hindi na dito. Ito po, ilalagay na dun sa gilid para ang mangyayari, kalsada, property, dagat. Ayan. So, kanina, may kasama po tayong buyer. Ayan. Ito pong portion nito yung nagustuhan nila. Ayan. So, ito po yung first choices nila. Ayan. Tingnan po natin yung buhangin dito sa part na nagustuhan nila. Ayan. Ayan. Itong area na to, mga ka-farmlat. Yan. Yan po ang buhangin dito. Pino. Yan. Maganda po. Napakalinaw, mga ka-farmlat, to. Malinaw. Yan. Yan po ang natatanaw natin ng mga kabundukan na yan. Ragay golf, ragay po yan. Kamsur na po yan. Yan. Napakalawak po ng shoreline. Yan. Kahit maligo po, pabayaan nyo yung anak nyo dyan. Hindi po malulunod kasi hindi po biglang lalim yan. Yan. Mahaba po. 30 meters po. Bawat lote, bawat 3,222 square meter ay may frontage na 30 meters. Yan o. Kaya hindi po sikip. Tamang-tama po yung gayat ng property. Tamang-tama yung sukat. Yan.
Tsaka, gaya nga ng mga latest upload natin, ng mga nakarang upload natin, ito po, napakagandang retirement beach lot dahil madaling puntahan, malapit po sa main road. Ang distance po nito sa main road, yung provincial highway ay nasa 300 meters, tapos pasok pa po ang sasakyan. Tapos sa town proper po ay 15 minutes drive lang. Ayan. So, malinis na dito. Ayan. And bali, ito po yung road papunta sa lote. Ito yung existing road, matagal na. Kaya yung sasakyan, pasok na pasok dito sa lote. Kaya pag may nag-harvest po dito, pinapasok yung sasakyan. Pero, ayan, sa ngayon, mababago itong kalsada. Kasi nga, isa-subdivide na to. So, ipapakita ko po sa inyo yung magiging road na nito and hanggang provincial highway. So, ayan. Doon po mag-uumpisa. Ipapakita ko po sa inyo yung hangganan. Ayan. So, bali, dun sa una-unahan pa tayo mag-start. So, cut muna natin yung video. So, ayan. So, ito yung... Nandun po ako kanina. So, ito yung existing road na dito. Pero, gaya nga nasabi ko kanina, mababago. So, ito na po yung sinasubdivide. So, pahaba po yan papunta dun. Tapos, pahaba naman papunta dito. So, ang harap po niya dagat. So, dahil isasubdivide po ito, ang mangyayari, ito po ang pagitan. So, ito... Hindi na po sakop yan. Ang start ng property, yung puno ng nyug na yan, papaganon, tsaka papunta dito. So, dito, ito yung magiging 5 meters road. Ano po? So, ito, tatambakan yan, papagandahin. Tapos, pagdating naman dito, yung 5 meters road, gaganyan po yan. No? Dito na po idadaan yung kalsada, hindi na doon. Kaya mangyayari, kalsada, lote, dagat na. So, mula dito, yan, ito yung papagandahing daan na 5 meters wide na tatambakan. Mga 80 meters na lakad. Yan. Lakarin natin 80 meters. Start na po nung Kalahi Road. Yan, makikita nyo po. Mga 2 minutes na lakad lang to. Ay, mga 1 minute. 1 minute to 2 minutes. Ayan. So, mula diyan sa... Ayan, papakita ko sa inyo. Mamaya na tayo. Magsasalito. Ayan, continuous lang mga farm lot. Sa... Ayan, ayan na po yung Kalahi Road. Cemented po yan. Na one way. Yan po yung papalawakin din kahit pa paano. So, eto mga ka-farm lot. Ayan. Mula dito sa Kalahi Road. Ayan. Mula dito, mga 250 meters provincial highway na po. Ayan, papakita ko po sa inyo mamaya. So yun mga ka-farmlat, mumotorin namin mula dito na po, palabas po ng provincial highway. So, ayan mga ka-farmlat, mga 250 meters lang to. Nasa provincial highway na tayo. Ito na mga ka-farmlat yung provincial highway natin. Ayan. Kaya yung property very accessible po. Ayan, napakalapit lang.
yan, hanggang dito na lang yung video natin mga ka-farmlet.